Hello guys! So welcome back ulit sa ating channel. At ngayon ay pag-uusapan na natin yung mga PSE trending stocks guys. And syempre don't forget to subscribe sa ating channel. And pakipress na rin si bell button para palagi kayong ma-update at manonotify sa mga bagong videos na i-upload natin. So let's start guys with home. So trending pa rin guys si home right now. Yes, silipin natin. And try natin i-update guys. Okay, for now. Okay, punta tayo sa daily. Okay. So far is medyo nag-rally guys, ano? So yun nga lang. Doji candlestick guys, yun. Ayan, ano? And sa Monday, tignan natin kung ano mangyari dito. Okay, medyo nakalusot guys. So may trendline natin dito na pababa. Okay, so trendline yan, tapos breakout dito. Yun nga lang, doji, ano? Doji, tapos 200 day. So, syempre, medyo malayo pa yan. Okay, malayo pa to sa katotohanan, guys. O, yun. So, actually, wala pang 200. Ayun, malayo. Super layo, guys. Ano, 200. So, ngayon, i-check natin sa lower time frame kung ano ba yung nangyari dito. Okay. So, balance lang, guys. So, right now, siya ay nasa support. So, pagka nalaglag to, expect natin, okay, pwede tayong bumalik as low as, eto guys, si 1.6 or si 1.61, ano? Sa lower time frame to, take note. Okay? Sa 2-hour chart, so, medyo ingat lang, ano? At meron tayo ditong gap down or gap up. Okay? So, gap up to, guys. So, sinabi natin si 1.61 guys or si 1.6 pwede pang ma-hit to. Okay, eto guys. So, tignan natin kung ma-fulfill just in case na magkaroon dito ng ano, no? Ng sell-off kay home ulit. Okay. Sa 1-hour chart, so medyo pabaloktot na pababa. Ayan, kaya medyo ingat lang. So, sa ngayon, tingnan natin. So, eto nga, si 1.67 malapit. First support, tapos yung second support natin dito is si 1.61. Second support yun. Ayan. So, next natin, si dito. Check natin to guys. Okay, ano ba nangyari kay dito? Ayan, parang di naman gumalaw si dito guys, ano? So, same pa din. Support sa 3 malapit. 3 guys, support. Tapos, resistance natin sa 3.15. Ayan. So, wala naman kaganapan dito. Silip lang tayo ng konti. Okay. So, dito guys, maybe pwede. Kasi we have here low or high. Higher high, tapos from here, high, lower high. So, pwede kasi ano to, no? Head and shoulder pattern sa RSI. So, tignan na lang natin. Okay, for now kasi is medyo nag-hold pa naman dito sa may support, sa may 3. Okay, 200. Okay, malayo pa kasi. Okay, malayo pa yan sa 200. Ano? 200. Then, silipin natin sa lower time frame. Lower time frame. Same lang. Okay, wala namang pagbabago halos. Okay, ito sa 1-hour chart. Ayan. Wala. So, yun muna for now kay dito. No? So, di naman halos gumalaw kasi. The next natin is ayun na, si ASEN. ASEN. Okay, so bakit pa natin sinib? Wala nga pala tayong inad. Daily. Sa daily chart. So, sa daily, medyo laglag. Okay. Since overbought na kasi ito eh. So, overbought sa daily guys. Ano, overbought. Tas medyo bumaloktot na.
200. Okay. So, malapit na sa 200, guys. Eto. Let's see. Support natin. Support. 7.27, ano? First support, tapos yung next support, 7.13. Okay. So, yan po yung mga tinitignan natin right now. Kino-consider, guys. Ayan. Because we have here, ayan, no? Overbought. Okay, tas dito. So, halos retest na rin sa 200-day moving average. And sa lower time frame, i-check natin. Okay, so yeah. Okay, pwede nang mag-play out dito kasi si si bearish divergence. Okay, sa lower time frame for ASEAN. So, yung mga support na sinabi natin kanina, so pwede natin yung tignan. Okay. Tapos, sa 2-hour chart, same lang. Okay. Sa 1-hour chart, so same lang din. Ayan. So, next natin is LTG. LTG, guys. LTG. So, sa daily chart, guys, wait lang. Okay, for now is andito na tayo ulit. So, still, pinitik papataas dito sa may resistance malapit sa 9.1. Pero, guys, ala, binuhusan din eh. Diba dito malapit sa may support. Super haba nung week, guys. Okay. So, right now, support ang titignan natin dito. 8.88. Okay. And si 200-day moving average. So, silipin natin. Ayan. So, based dito, ito na yung pinaka-second support. So, may confluence tayo kay 200, guys. Si 200 is malapit dito sa 8.7. Ayan. Tapos, sa may trend line, i-check natin dito. So, sa trend line, guys. Ayan. So, meron tayong trend line kasi dito, no? Okay, para meron lang tayong idea. Ayun, no? So, retest kasi ito, eh. So, since nung nag-retest, nahulog na, guys, eh. Diba? Ayan. Tapos, okay, sa lower time frame, i-check natin ulit. Let's check. Tago muna natin si 200. So, right now, okay, pababa tayo ng trend. Lower high, tas lower low. Then, sa 2-hour chart, so same lang din. Ayan. Tapos, sa 1-hour chart, guys, medyo di maganda kasi mas maraming retest dito sa sa baba, ano? Yun lang. Okay, kasi pagka ganyan, kung saan mas maraming retest, dun possible na talaga napupunta yung trend, guys. So far, kay LTG, dito sa 1-hour chart is mas marami dito sa baba. Ayan. So, tingnan natin kung mag-hold dito sa 8.88. Ayan. And yung next natin is now. Okay. So, okay now naman. Silipin natin. Daily. Resistance sa 1.37 malapit. Okay, basta malapit dyan. 200 day. So, since fresh breakout to, tignan natin kung ano yung mangyari dito, no? Okay. And right now is still overbought pa rin tong sinaw, no? Next resistance natin. Okay. So, mag-update na tayo dito. So, next resistance natin kay now is saan? So, saan pwede? Dito, guys. Ayan, sa 1.43. Kung saan po siya na nag-sell off, guys. Eto. Oh. So, mahaba yung wick ng candlestick. So, meaning marami nagbebenta dyan sa price na yan. Okay. And yun nga, sa daily overbought na tayo sa lower time frame. Okay. So, medyo pa overbought na tayo dito kay 4-hour chart. So, meaning, so still possible pa naman na mag-rally or even mag-create pa tayo dito ng higher high kay now, sa lower time frame.
And sa ano, sa 2-hour chart, so same lang din kay 4-hour chart. So medyo nag-establish siya ng momentum right now, even though na sa daily chart is overbought na siya. Sa 1-hour chart, so same lang din. Okay, so still pwede, no? So pwede mag-retest dito, guys, sa 1.43 to 1.45, or even mag-extend papataas. Okay, to make ano, no? Overbought. Ayan, kasi ano na to eh. Nag-sell off na siya before eh, diba? Dito sa lower time frame. So ngayon is nagkakaroon ulit sinaw ng momentum sa lower time frame. Ayan. So tignan natin kung hanggang saan. Tapos, so i-save natin niya kasi nag-add tayo. Next natin is converge. Okay, so last 3. Save natin. Okay, so medyo matagal mag-save. Ayan. So, converge next. Okay, converge. So, pwede tayo sa daily. So, right now, malapit sa may support sa 15.3. And pagka nalaglag to, pwede tayo mag-add dito ng support. So, dito guys, pwede. Okay, malapit sa 14.87 guys. So, let's say sa 15 na lang, no? 15 guys, malapit dyan. Okay. So, right now, yan po yung nakikita natin dito. Lower high, tas lower low. So, meaning bearish. Okay. Then, dito, 200 days, medyo malayo pa nga lang. Same kay dito, no? Medyo malayo pa. Okay. So, yung mga support natin sinabi dyan, so, pwedeng i-consider yan. Sa lower time frame, ano yung ano natin, makikita natin. Okay. So, dito is medyo malayo pa rin sa oversold since medyo, ano nga lang to, nag-dump lang ng konti, no? And sa next week, tignan natin kung ano yung mangyayari. Kung siya ba ay sasadsad ulit pababa. Oh, ayan, ano? Tignan natin. 2-hour chart. So, sa 2-hour chart naman, hindi pa din. Medyo malayo pa. 1-hour chart, medyo malayo pa rin. O, ayan. So, for now, is yun muna, ano? Tapos, silipin natin kung trendline ba to. May trendline ba dito, guys? Silipin natin, ano? So, yun nga lang, medyo malayo dito, eh. Ipipilit natin to. Ayan, pero pwede naman, ano? Okay, pwede. Ayan. So, marami naman ditong mga touches, guys. Okay, around here. So, let's see. At parang, ano siya, no? Mukhang head and shoulder pattern dito sa, ano, sa 1-hour chart. We have here left, tapos head, right shoulder. Ayan. So, yun nga lang, eto, hindi nag-touch dito eh. Ayan, pero mukha siyang ano, head and shoulder pattern. Ayan. So, pwede natin sabihin, eto yung neckline, guys. Okay? So, for now is, eto muna kay converge. Ayan, tapos save natin. And last 2 na tayo, guys. Last 2. Next natin is ABA. ABA, guys. ABA. Tapos, punta tayo sa daily chart. So, sa daily chart. Okay. Mukhang tapos na, guys, yung ano na to, bounce play, ano? Since binuhusan dito. Ang haba, guys. So, ngayon, maybe, pwede na tayong mag-oversold dito. Pero tignan pa rin natin, guys. Okay. Support, medyo malayo nga lang. Dito pwede malapit sa sa 1.9. So yun nga lang is medyo malayo nga ito. Okay, so pwede diyan eh. So siguro tingnan natin dito kung meron tayong kakapitan. Check natin sa weekly.
Meron ba? So dito guys, medyo mahirap makita. Extend natin. So saan pwede? So saan pwede mag-add? Dito pwede guys. Dito ah. So saan yan? Extend natin. So siya ay malapit dito sa DOS. DOS guys, pwede yan ano. Okay, pwede natin i-consider yan. Based po dito sa big picture. And kung babalik tayo sa daily. Daily, tapos 200 day. Okay. So halos the greatest dito guys, malapit sa 200 ano. Yung week oh. O diba? So halos umuntog doon. Pero kung mauulit yan, pwede naman ano. So as low as okay around here sa may 1.72. Ayan. Kung maulit lang ano. Ayan. Tapos sa 4 hour chart, itago na natin si 200. Okay. Hindi pa siya oversold since no nag-bounce dito, bounce tapos let's see kung gaano kalalim to or even napupunta rito no sa oversold area. Okay. Tapos 2 hour chart. So same lang din. And sa 1 hour chart, let's see. Ayan. Okay, for now sa DOS muna tayo. Ayan, sa DOS muna tayo mangarap ano sa may support. And last is ito si SPN Easy. I-check natin. Okay, SPN Easy tayo. Last, but not the least. May punta tayo sa daily guys. So sa daily, sell off na tayo guys. Ayan, tas din na gold dito sa may support. Support, okay. Sa 1.37, yes, nahulog na. Okay, so right now, support natin na nakalagay dito no, sa may chart natin. 1.32 yung next. Ayan. 1.32. Let's see. Since overbought na dito eh, di ba? Overbought. Tapos 200. Ayan. So medyo malayo pa nga lang dito, no? Sa 200. How about sa, ano, sa lower time frame? So sa lower time frame, same lang din. 1.32 i-target natin. 2-hour chart, silip tayo. So ngayon si resistance is eto na ano, si 1.37. Resistance tapos yung support niya is dito sa 1.32. And sa 1-hour chart, so same lang din. And so maybe dun muna tayo mag-focus. And I think tapos na po tayo and maraming salamat. See you po sa next video. Bye-bye, I'm out.